May aksidente na naman sa rilis ng tren. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng tren ng Philippine National Railways sa Biata Station sa Pandacan sa Maynila. Nakatutok si Isay Reyes. Hindi na nakaabot sa kanyang trabaho sa Makati ang lalaking ito. Mag-aalas 6 ng umaga, nasagasaan siya ng tren sa Biata Station sa Pandacan, Maynila. Kinilala siyang si Confucius Peralta, 23 taong gulang. Kwento ng tiyuhin ng biktima, tila masama na ang pakiramdam ng pamangkin. Kapapasa lang sa board exam niyan eh. Electrical engineer yan eh. May sakit, nahihilo. Siguro sa kalamdaman niya, nakalamdaman ng masama, tama-tama dumarating ang tren, natumba. Pero ayon sa management ng PNR, sa ulat daw ng mga gwardiyang naka-duty kanina, tila wala raw sa sarili ang biktima nang dumating sa estasyon. May kabagalan na raw ang takbo noon ng tren dahil patigil na sa estasyon. Ilang beses pa raw silang pumito para bigyang babala ang biktima. Ang pulisya, nagsasagawa na rin ang kanilang investigasyon. And all of a sudden, this man, tinapon yung bag niya aside, and then jump. Wala, yung panahon na mapatigil mo yun, 10 meters. Ano, nasagasaan siya. Allegedly, nasagasaan nung una ng train at nagkalatkad ng 30 meters away. Kapag patunayang may pagkakamali ang driver ng train na si Aris Calaguas, maaari siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Talagang accident po niyan. Accident talaga yan. Walang haram. Walang safety device. Talagang aksidente. Wala ka dapat sisihin eh. Ngayong taon, 11 na ang naitalang patay matapos masagasaan ng tren ng PNR. Karamihan daw dito ay sanhi ng pagwalang bahala sa warning signals. Panawagan namin lagi sa mga naglalakad, tumatawid, even the vehicles, no, mga drivers natin. Mag-ingat naman sa pagtatawid, sa paglalakad. We do not allow people to walk on the track. Isay Reyes, Nakatutok, 24 oras.